Hello. Go. Yes, nandito po ako. Nakatawag ko po kayong lahat para i-announce na mag-complete na po ako as manager of Facebook. Okay. Mag-complete, pag-leave, aalis, itikaw. Lahat lalayo. Lalayo. Lahat ng verb, lahat ng noun, lahat ng adjective. Yun po ang date at bakit tayo lahat ng Bakit? Sabi nga nila, honesty is the best policy. At saka, truth will set us free. Maganda sa karir nila, kaya mag-upload na ako para nahimik na rin ang buhay ko at hindi na business. Hindi pa sa buhay sila? Si James is okay. Si Ren is okay din, paminsan-minsan. Si John, okay yung pagka-professional niya sa pagtatrabaho. Yung love life lang niya, medyo may problema. But still, wala naman ang pakialam pagtungkol sa private niya ng buhay. Ang akin yung professionalism and yung how they treat people, how they treat me. Paano nila ako tutugin, yun yung sa akin. Paano lang sila tutugin? Yun, isa ko lang sa nito. Hindi nila ako sinusunod. Actually, matagal ako dapat sa pag-resign. Naalala niyo ba yung nabalitaan yung pag-resign ako? Totoo yun. Hindi ko lang pinagpatuloy kasi nahihiya ako sa liba. Kasi yun, since di ko pa sa Malay Field. 1 year and 2 months. Wala mo ako. Meron. Ano lang yun? 2 years pa, 2 years pa. Hindi ba? Hindi ba? Pero, sabi naman ng lawyer ko, okay yun, na ako yung makukuha. Sila yung medyo may problema. Pwede pa rin pwede yung last row? Ano nangyari last week? Kasi marami ng incidente ganito. Noong araw, kunyari, pag yung meron silang gig, actually may time nga na umiyak ako, pati yung producer, pati yung RM, kasi pumunta sila sa Ilocos noon, Ilocos ba or Abra, na yung isa, hindi, ayaw pumunta, ayaw kumanta, kasi bibili daw siya ng ginto, magpapakulay siya ng buhok. Yung dalawa naman, hindi gumising, hindi nagising, at naiwan ang flight. So ang natira na lang is tatlo. Ngayon yung producer umiyak, at umiyak na rin ako, pati yung RM, kasi yung hiya ako, anong nasabihin ko? Buti na lang, may isa pang flight, may isa pang show kinabukasan, yung tatlo naman yung dumating, yung mga naiwan. Maraming incidente na nun na hindi sila sumisipon, tapos ako yung mag-troubleshoot ng mga problema nila. So nahihiya na rin ako sa mga tao na nauuhan ko, tapos biglang ayaw na nila. Ang last straw is itong dapat kasali sila dun sa meeting di Abansi ni Bongo, na umuwi sila sa akin, na mga 11 o'clock ayaw na nila, kasi kulang na naman. Ang gabi, ayaw na nilang bumuwala sa chat dahil si Mark, alam naman natin na bigla na lang din. So, anong gagawin ko? So, pinaiyak na ako. Nahihiya naman ako dun sa kausap ko na umuwi ako, tapos hindi naman sila rin nag-isipon. So Miss Ai, you're closing another chapter of your life as a manager. What have you gained out of this experience? Stress. And at least nakatulong ako sa kanila. Yun naman yung parang ko sinasabi sa kanila. Kinausap ko pa siya. Lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Wala akong ginagawa para sa sarili ko. Kasi para sa ano ba yun? Modesty aside, 30 years na ako in the business. Yun yung parang ko sinasabi sa kanila. Na na-open sila pag sinasabi ko yun. Bakit ko sinasabi yun? Kasi ayaw makikilig na lang kayo sa akin. And hindi nyo pa ginagawa. Wala kang ginawa. Expressin ako. Sagot-sagot din ako. RM nyo. Naka-aki na. Nakakasagot nyo rin. Alam mo yun, nakakaawa din naman yung mga kagal nila pag ganun. Kapit mo ba yun? Sinestress ka? Isa yun. Okay. Isa din yun sa kailan. Bakit gusto ko na yung umalis? Kasi noon pag nakita ko yung general media, siyempre din, pinaproteksyon ako sila. Dahil alam na ako sila, pinaproteksyon ako sila sa Pilipinas. Hindi ko sinasabi kung ano yung ginagawa ko sa akin. Pero, nakikita ko ni Gerald. Siyempre si Gerald nagagalit kasi totoo naman, hindi ako pinapaiyak ng mga anak ko. Hindi ako pinapaiyak ni Gerald. Ano ko rin ang paiyak ako? Dahil sa stress. Dahil sa kanya iyak na inaabot ko sa mga kausap ko. So yun. Oo. Kasi lumapit sila sa akin para tulungan ko sila. Eto tulungan ko sila. Okay? At saka, wala silang respeto sa akin. And they don't trust me. Yung feeling na parating akala mo yung bad faith, yung intentions ko sa akin. Yan yun yung yun yung sinabi ko sa kanila sa chat na alam mo lahat ng mga ugaling yung hindi maganda, tatanggapin ko. Pero yung pag parang kinukustyon niya kami about sa mali, about sa ganito, na-offend ako kasi nakakaawa din ng mga agent kasi minsan nagkamali siya. Kasi nagkamali sila nagsabi na ganoon naman kasi nakakarito minsan, di ba? Kasi yung iba, kunyari sinabi nila na 215 tariff niyo dito, tapos nagkamali siya nang sabi, ako 280. Bakit ganoon, di ba? Sabi, yung agad yung kinakawa niya yung bati. Yung mga ganoon. Paano yung ring hindi, kasi binigay ko agad sa kanila. Hindi yung tumatagal sa akin ng isang araw. Agad-agad bigay ko sa kanila. Pag nag-down ngayon, ipas na sa kanila. Tapos natapang mo, agad?
kaya nga eh, doon nga ako bumilip sa sarili ko eh. Hindi na kaya ng tapang ko. Pero namura ko rin naman si Ray Perry sa akin. Sa chat? Oo, kami. Alabang kami ng pananakit ng salita. No, sa chat. Huwag na. Sa chat ka lang paalam sa kanya, sabi sa kanya. Hindi, ngayon pa lang. Kasi sinabi ko rin alam. Si Mars ko sila kasi madalas ginila akong sa design. Si Mars na, hindi ko alam na umalis na eh. Basta sabi niya mamaalis na ako. Ay, tumatanggap sila ng mga sulat. Oo, yun pa yung isa. Hindi, okay lang naman yun, basta magpaalam sila about yun sa mga gig nila. Ang nagdilim ang paningin ko, siya ang nakipag-usap dun sa producer, itong si Mark. Tapos yung araw na yun na nakipag-usap siya, magsa-show sila pinapukasan sa katubatong, umalis siya sa show ko. Ano yung sabihin ko dun sa akin? Sa producer, ito gawin ko. Diba? Tumay ko na lang, iiyak na lang ako. Hindi nag-offer. O yun, isa pa yun. Siyempre, lahat ng kalilian. Ines nila si Daddy, ni Billy Crawford. O, hindi siya naman eh. Ruben. Hindi ko alam kasi sila ang nag-usap nun, pero ang sabi.